Makakausap natin ang Regional Director ng Department of Agriculture, Calabarzon, na si Ginoong Arnel de Mesa. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Si Connie season po ito. Ay, Connie, magandang tanghali din sa inyo sa mga nakikinig. Magandang tanghali po. Sir, gusto lang namin malaman, bakit nag-oversupply po ng kamatis dun sa Kalayaan, Laguna? Ito ho ba'y nangyari na noon o first time? Actually, first time po ito. Actually, ang sa kamatis po natin ngayon, nagsimula po sila ng harvest nila noong September 20 pa. Every other day po nag-harvest sila at nung time po na yon ay 35 pesos per kilo ang farm gate. So ngayon po ay patapos na hanggang katapusan na October po yung pag-harvest nila ng kamatis. So may mga kinita na rin po yung mga magsasaka natin ng kamatis dyan po sa Kalayaan, Laguna. At kagaya po ng nabanggit sa balita ay tutulong po ngayon ang Department of Agriculture para po yung mga kamatis na sobra ay madala po natin sa tienda sa Taguig sa darating po na Sabado at Linggo. I see. Pero di ba ang impression ho kasi ng ilan dito, no, dahil may kakulangan sa ilang mga market natin ng supply at dito naman ay sobra, baka meron hong parang kawalan ng sistema in between? Hindi naman po. Actually, ang Calabarzon po na area natin ay ito po yung kilala na nagpo-produce ng mga tinatawag po na pinakbet na gulay. Doon po sa norte, sila naman po ay kilala doon sa mga highland or subsoil vegetable. So marami po talaga tayong production dito ngayon. Nagkataon po na nagsabay po na maganda yung panahon, hindi po tayo tinamaan ng bagyo at yung pong ating mga teknolohiya na ina-adapt na po ng mga magsasaka natin. Kaya po maganda ngayon ang kita ng mga magsasaka at harvest po ng kamatis. Okay, yung sinasabi ko kasi dito, binibenta na nga ng ilang mga magsasaka natin ng palugi, 5 pesos per kilo, depende sa laki, no? May iba 1 to 2 pesos. Pero yung iba na tinapon ho ay pawang mga bulok na o mabubulok na, hindi ba? May ano ho bang kwento sa inyo dyan? Ang nakuha po namin na report ay nung time po na nag-harvest po sila, may kausap na po ng mga traders, dinala po sa Divisoria dahil nga po sa dami ng kamatis hindi po natanggap at ibinalik po nung nakailang araw po ay hindi na kaya ring i-absorb ng iba pang palengke. Meron pong ibang pinagdaanan na nabili pero hindi po lahat. Ang nakita po sa Facebook ay hindi naman po 21 ton kundi po mahigit sa isang tonelada lamang po ng kamatis na hindi po talaga na-absorb ng ating pong merkado at ng mga traders. Pero sayang pa rin, hindi ba? Kasi may ilan hong mga taga Laguna rin na nagre-reklamong mahal pa rin po ang bili nila sa kamatis. Ngayong sobra-sobra naman pala yung supply dyan. Ano ho ang reaksyon nyo? Sa ibang pamilihan po, kagaya po sa trading center natin sa Sariaya at sa Tanawan, ay 15 to 16 pesos na po yung kilo. Bumagsak na po yung presyo talaga ng kamatis. Yung farm gate nga po noong September 20 ay 35 dyan po sa Kalayaan. Ngayon po ay bumaba ng 5 to 10, depende po sa klase. At yung pong sobrang liit ay hindi na nga po nabibili. What could have been yung ating pong measure na ginawa? Para hindi naman umabot sa ganito muli, sana hindi na maulit ito dahil sa mahal ho ngayon ang mga bilihin, hindi ba? Parang gusto kong kunin lahat-lahat yan, hindi ba? Sayang! Tama po. Kaya nga po, tinitingnan natin na hindi po lahat dapat sabay-sabay na kamatis. Pwede po sa ibang lugar ay ampalaya at ampalaya, sitaw, kalabasa. Ang isa rin po tinitingnan namin ngayon yung kalabasa dahil unti-unti na rin pong bumababa ang preso at dumadami rin po yung supply. Pero ano ginagawa ho ninyo ngayon intervention para sa mga magsasaka ho natin na nabulukan? Nagpapunta kami ng tao dyan para magturo sa kanila nung tinatawag natin na additional value addition or processing village type. Para yung mga kamatis na sobra, kasi ina-expect nga po natin na hindi pa po yung katapusan ng kanilang harvesting hanggang katapusan pa ng buwan. So yung mga sobrang kamatis po talaga na hindi mabili ay may process into tomato sauce, tomato juice at sa iba pong process products po galing sa kamatis. Or hindi ho kaya pa pwedeng i-partner sila sa iba't ibang market, no? Kung talagang ayan na yung kanilang natanim to begin with, di ba? Baka meron naman po pwedeng mapagsupplyan sila na iba pa. Katulad nung sinasabi nga natin, may kakulangan naman tayo sa ilang mga pamilihan natin dito. Tama po. Binibridge nyo rin ho ba sila? Nagkakaroon kayo ng pagbibridge para at least matulungan sila para kung sino ho ang po pwedeng mapagsupplyan nila? Opo, actually sa ngayon po ay naghahanap kami ng tinatawag na market matching. Bukod po dito sa mga
usual traders na nagpupunta sa kanila, meron po kaming mga kausap ngayon po. Bukod dun sa tienda sa Taguig ngayon pong weekend ay meron po kaming mga tinitingnan pa na pwedeng kumuha diretso po sa Kalayan. Ito po kasi medyo bundok na lugar, kaya po ang problema po natin dyan ay logistics. So tinutulungan po natin sila ng mga tracking at saka ng iba pa pong alternatibong pagdadala ng kanilang produkto. Oo nga, sir. Sana hindi na tumaulit. Ano, ano ho ang inyong assurance na hindi na nga talaga tumaulit? Kasi parang kapag tinitignan ho natin itong video na to, nakakapanlumo, ano, dahil lang mahal na mga bilihin ngayon. Totoo po yan. Kahit po isang kilo lang po na masayang ay talaga pong nakakapanlumo. Makakaasa po kayo na yung kagawaran po natin, ng Department of Agriculture po ay makikipag-ugnayan sa lahat ng Farmers Association po para ma-ensure natin na yung mga produkto po ay tama lamang para sa merkado po na atin pong kukonsumo sa mga agricultural produce po natin. Alright. Maraming pong salamat sa inyo pong oras sa aming binigay dito sa Balitang Hali, sir. Maraming salamat din po, Con. Yan po naman si Ginoong Arnel de Mesa, ang Regional Director ng DA ng Calabarzon.